Kasunod ng nauna ng pagtitipon na idinao sa Lawag, Ilocos Norte, ay ginanap ng Northern Luzon Mission ang ikalawang camp meeting nito sa Poblas Pil Adventist Church, Suyo, Ilocos Sur. Doon naging tampok na bahagi ng programa ang ordinasyon at pagtatalaga ng isang butihing pastor. Kilalanin siya sa ulat ni Sam Hilvano. Upang mas mapagtibay pa at mapalaganap ang gawain ng Panginoon sa pangalawang destinasyon ng NLM Camp Meeting, isang pagbubukod o ordinasyon ang naganap dito sa simbahan ng Poblas Pil, Ilocos Sur. Sa nasabing ordinasyon, hinirang sa mas mataas na gampanin si Pastor Samuel Bacati Jr. na kasalukuyan naninilbihan bilang district pastor ng distrito ng Sunor sa ilalim ng Northern Luzon. Gusto ko pasalamatan una-una sa lahat, sabi ko kanina, ang Panginoon, sapagkat kung hindi dahil sa Kanya, hindi naman ako karapat-dapat bilang isang pastor ngayon. Kasi inisip natin, wala talagang qualify. But because of His mercy and grace, I am now a full-fledged pastor so that He can use me mightily in His service and in the work that is preparing for the people for the coming of the Lord Jesus Christ. Sabay din ng paglago ng ministeryo ng isang ordinadong pastor, ay siya namang pagbubukas din ng panibagong hamon sa kanilang may bahay na makakasama sa gawain. Sa part ko, medyo challenging siya. Pero alam ko na sa gabay ng Panginoon, lalong-lalo na na ngayon as ordained pastor na si Pastor, alam ko na sa gabay ng Panginoon, every challenges, andun siya para mag-guide sa akin, sa amin ng family. Ang pagbubukod na ito ay pinangunahan ng butihing presidente ng NPC, Pastor Gerardo Cajube, kasama na rin ang iba pang mga direktor na kung saan ibinahagi nila na isa sa mga sinusulong ngayon ng pamunuan ng iglesia na sa bawat ordinasyon, ito ay gaganapin sa pinagmulan at distritong pinagsisilbihan ng oordinahang pastor. Ang isang nakita ko at nais kong maging patuloy na ginagawa na ang ordinasyon ay napakainam na ginagawa sa lugar kung saan mismong naglingkod yung ating manggagawa. Sapagkat ang mga kapatid ay nakita nila ang paglago niya, higit sa lahat, natutuwa sila sapagkat yung kanilang manggagawa na naglingkod sa kanila ay tumanggap ng pagkilala ng Iglesia na yung kanilang tinanggap na paglilingkod, hindi pala paglilingkod na ng karaniwan, kundi paglilingkod ng isang gumain o sa manggagawa ng Diyos na ibinukod niya para sa kanila. Sa kasalukuyan, nasa 15 ang ordinadong pastor na nagsisilbi sa NLM at inaasahan na ang mga pastor na ito na itinalaga ng Panginoon ay gagampanan ang pinagkaloob sa kanilang tungkulin. Layunin ni Magkatid ng balitang may pag-asa, Sam Hilvano para sa Hope Today and PUC News.